Pagbati po mula sa amin ni Pastor Elizabeth, mula sa Golden Harvest, Antipolo, and Pasig. So tayo magpapatuloy sa ating topic on build strong by hearing the voice of the Spirit. We are now living in the last of the last days. As Dr. J.D. or Jonathan David says, that there will be an avalanche of deception, and we need to hear from God. We need to hear the voice of the Spirit for us to be safe and secured. Amen? Hearing the voice of the Spirit should be our lifestyle. We have to hear from God daily because it is essential in difficult situation. It is essential in this Kairos time, the season of God, so that we can walk in absolute protection, abundant provision, awesome power, discernment and intimacy with God the Father. And there'll be a greater glory coming, and we need to prepare ourselves. Are we preparing ourselves? Let's begin to quote this verse. Say after me, those who are led by the Spirit are sons of God. Are we sons of God? Tayo ba'y mga anak ng Diyos? John 10 verse 27, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. So God wants to have everyone to have pleasure with Him. Nais ng Diyos, ng bawat sa atin, na magbigay kaluguran sa Kanya. As we begin today, we are going to talk about the obstacles in hearing the voice of the Spirit. Ano ba yung mga hadlang na ito na dapat natin malaman? So bago yan tayo manalangin, Heavenly Father, by the power of the Holy Spirit, we come to you in the name of Jesus. We just allow you to speak to us, allow you to teach us, O God, as we continue to open our eyes, O God. We pray, Lord, that you will continue to enlarge the capacity of our heart, O God, to receive more of you, O God. Thank you, Father God. We just want to give you back the glory and honor in Christ Jesus. Amen. So, ano yung unang hadlang na dapat natin makita? Sabi ng James 1 verse 22, be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Yung unang hadlang, bakit hindi nakakarinig, is we are not able to comply or follow all the commands, direction, instruction, and guidance of the Holy Spirit. The inner voice of the Spirit is always progressive communication, which is one of the identifying marks of the inner witness. Ito po yung ating nabanggit ng nakaraan, na merong 10 identifying marks, may mga palatandaan ang inner spirit, na isa na ito yung progressive communication na ginagawa ng inner witness sa bawat mga Kristiyano. Say after me, God doesn't have to restart the conversation. He starts where He left off. So if you are struggling to hear from God, you need to ask yourself this question. When was the last thing you did hear God? What did He tell you to do? And you did not do it. Go back into the last thing and He will give the direction, instruction, and guidance. So kung nag-struggle ka sa pakikinig sa tinig ng Diyos, ito yung katanungan na dapat nating itatanong sa ating sarili. Ano ba yung huling mensahe mo sa akin, Panginoon? Ano ba yung sinabi mo sa akin na dapat kong gawin? Ano ba yung mga bagay na sinabi mo na hindi ko nagawa? Ito yung dapat babalikan po natin. So let's turn our Bible in 1 Samuel 15 verse 3. Sa buhay ni King Saul, nung siya ay inappoint bilang hari, makikita natin dito yung instruction ng God sa kanya. Sa chapter 15 verse
3. Atin pong basahin. Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have and spare them. Spare them not, but slay both men and women, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. Sa Tagalog, ngayon yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. So ano pong makikita natin kung sa instruction ng God kay Samuel? Nasunod po ba niya yung instruction ng God? Hindi po. Anong ginawa niya? Dito po sa verse 8 and 9. Patuloy nating basahin. At kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalekita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. Ngunit pinaghihinayangan ni Saul at ng bayang si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka at sa mga pinataba at sa mga kordero at lahat ng mabuti at yaong mga hindi nila lubos na nilipol. Ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. So pinili lang ni King Saul kung ano yung papatayin niya. Yung mga hamak, yung mga hindi mapapakinabangan, yun ang kanyang nilipol. Pero anong instruction ng God? Ang sabi ng God, lipulin ang lahat. Wala kang ititira kahit isa. So dito po sa makita natin, si Saul, dahil siya yun ang hinayang, siya po ay selfish. Makasarili po siya. At naroon po yung covetousness. Ito po yung isa sa magiging hadlang bakit hindi natin makapapakinggan ang tinig ng Diyos. So una, makita natin, ay may mga bagay na sinasabi ang God sa akin at sa iyo na dapat natin sundin. At kung hindi natin nasunod yung unang instruction ng God sa atin, huwag tayong umasa na meron tayong mapapakinggan pang kasunod na direction sa ating buhay. Maliwanag po ba? Kaya ang sabi ng kanyang salita, be doers of the word and not hearers only. Huwag lang tayong tagapakinig, kundi tagaganap ng salita ng Diyos. Amen po ba? Huwag tayong manghinayang. Tulad ng ginawa ni King Saul, siya ay lumabas na makasarili. Andun yung selfishness at covetousness sa kanyang buhay. Saul was a selfish man and covetous man. As Saul would save only the beautiful and useful. Yung kagamit-gamit lang ang kanyang itinira at yung magagandang mga bagay. Sa aking pong patotoo, tunay nga po na bilang missionary, kami po ay nag-pioneer ng church at kami po ay nag-walk by faith. So sa aming pong pagmimisyon dito sa Antipolo, ay may mga lumapit pong mga Koreano na hinihikayat kami na sumama sa kanila. At tatayuan nila kami ng church building. At mayroong financial support. Mayroong bahay na titirahan at sasakyan. At hindi lang yon, inalok kami ng maraming at masasarap na mga pagkain. Pero ang lahat ng yan ay tinanggihan po namin. Bakit po? Dahil nangibabaw ang tinig ng Diyos na narinig namin sa Kanya. Nangibabaw po yung mensahe ng Diyos sa amin na dapat naming panghawakan ng Diyos lamang ang aming great provider. Amen. Hallelujah. At hindi lang po yun. Ang aking mga kapatid, dahil nakita nila yung aming kawalan at kahirapan at may mga pangailangan, ang sabi nga, magtrabaho ka na lang, pastor. Ikaw na lang ay mag-abroad ka na lang. Pero
tinanggihan ko po yon. Hindi po ako nakinig doon. Hindi lang yon, kapwa mong gagawa. Sinabihan kami na umalis na ng Dipolo at sa ibang lugar na lang mang pioneer. Pero still, aming pinanghuwakan ang sinabi ng Diyos sa amin. Dahil maliwanag po naming narinig ang tinig ng Diyos kung saan kami dinadala ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga mahalaga po na kung meron tayong narinig sa Diyos, ito po ay panghawakan natin. Dahil mangyayari at mangyayari kung anong sinabi niya sa atin. Naniniwala po ba tayo doon? Kaya kung may mga struggle tayong kinakaharap, ating pong balikan yung sinabi ng Diyos sa atin. Panghawakan po natin yung mga pangako niya sa atin. At mangyayari at mangyayari ang sinabi niya ayon sa kanyang salita na nadinig natin sa kanya. Sa verse 11, anong naging resulta o naging bunga sa buhay ni King Saul dahil sa kanyang indirect disobedience? Maring sumunod nga siya pero hindi kompleto. Meron siyang mga pinili. Basahin natin ang chapter 15 verse 11. Dito po yung sinasabi. And it repented me that I have set up Saul to be king, for he is turned back from following me, and hath not performed my commandments, and it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. Sa Tagalog, ikinalungkot ko na aking inilagay na hari si Saul, sapagkat siya ay tumalikod na hindi sumunod sa akin, at hindi tinupad ang aking mga utos. At si Samuel ay nagalit at siya'y dumaing sa Panginoon buong gabi. So, naging resulta po mga kapatid, yung sinasabi ng God na siya ay nagsisi. Bakit inilagay niya si King Saul na hari? Ibig sabihin po nito, binago. Sabihin, he had changed his purpose and plan concerning Saul. Kung si Saul ay nagpatuloy lamang, but if Saul had been obedient, then his kingdom would have been established. Na mababasa po natin sa 1 Samuel 13, verse 13. Ating pong basahin hanggang verse 14. Yung sinasabi po doon. Samahan niyo po ako doon at ating tignan yung sinasabi ng kanyang salita. Sa verse 13. At sinabi ni Samuel kay Saul, gumawa kang may kamangmangan. Hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon mong Diyos na inutos niya sa iyo. Sapagkat itinatag sana ng Panginoon ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman sa pamagitan mo. 14. Ngunit ngayon na hindi na magpapatuloy, hindi na matutuloy ang iyong kaharian, ang Panginoon umahanap para sa kanya na isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. At inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe ng kanyang bayan sapagkat hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon. So nireject po siya bilang hari at ang Diyos ay naghahanap ng panibago na siyang magkaroon ng kung anong puso na yung meron siyang shepherd heart. Ito yung inahanap ng God. So ano, yun po yung nangyari. Kaya ito po ay babala po para sa atin. Kung hindi po natin ganap na masunod ang sinasabi ng God, maring mabago ang plano ng Diyos sa ating buhay. Papayag ba tayo doon? Huwag tayong pumayag mga kapatid na ang plano ng Diyos ay hindi maganap sa ating buhay. Dahil magandang maganda ang plano niya sa iyo at sa akin. Kaya nga ating panghawakan ang tinig ng Panginoon. Maring marami tayong mga tinig na naririnig mga kapatid. Sa ating bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan pang hawakan natin ang sinabi ng Diyos. Amen po ba? Maring tinig ng ating sarili naririnig natin. Maring tinig ng ating mga kapatid, mga mahal sa buhay. Tinig ng kapwa natin, mga manggagawa. At ang mga tinig na ito ay magiging hadlang para hindi natin marinig ang tinig ng Diyos. Sa halip, mako-confuse tayo mga kapatid. Kaya kinakailangan meron tayong malinaw na mensahe mula sa Diyos. Meron tayong malinaw na kapahayagan
sa sinabi ng Diyos sa atin. Amen. Huwag tayong maging tulad ni King Saul na hindi tuluyang sinunod ang Diyos. At naging makasarili siya. Naging covetous siya. Kaya hindi niya na marinig ang tinig ng Diyos. Tignan din natin sa buhay ni Samson. Si Samson, alam natin, bata pa siya, tinawag siya bilang Nazarite. At bilang isang Nazarite, ay nangusap ang Diyos bago siya ay maisilang, kinausap ng Diyos ang kanyang mga magulang na si Manawa at ang kanyang ina. At sila ay nananalangin na magkaroon ng anak. At tinugon ng Diyos yung kanilang panalangin dahil hindi na pwedeng magkaanak ang asawa ni Manawa. At dumating ang panahon na ang Diyos nangusap at kinausap nga itong si yung mag-asawa na ang sabi ay magsisilang ka ng anak at siya ay magiging Nazarite. Makikita po natin yan sa Judges chapter 13. Ating basahin doon, tingnan natin. Judges chapter 13 mula sa verse 1 hanggang verse 8. Bigyan natin emphasis yung verse 4, 5, and 7. At dito po yung sinasabi. Ngayon nga ay mag-ingat ka, isinasamo ko sa iyo, at huwag kang uminom ng alak o ng inuming nakakalasing, at huwag kang kumain ng anumang maruming bagay. Verse 5, sapagkat narito ikaw ay maglilihi at mga anak ng isang lalaki, at walang pag-ahit na daraan sa kanyang ulo, sapagkat ang bata ay magiging Nazaryo sa Diyos mula sa tiyan, at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng Pilisteo. Verse 7, ngunit sinabi niya sa akin, narito ikaw ay maglilihi at mga anak ng isang lalaki at ngayoy huwag kang uminom ng alak o ng inumin na kalalasing man at huwag kang kumain ng anumang maruming bagay sabagat ang bata ay magiging Nazareo sa Diyos mula sa tiyan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. So ito po yung katawagan ng Diyos kay Samson. Ngunit, nasunod ba ito? Hindi po. Dumating yung panahon na siya ay pipili ng mga papangasawa. Na dapat sana bilang Nazarite, dapat mamuhay siya kasama ang mga Levites. At kung siya ipipili man ng asawa, dapat ay maririnig niya ang tinig ng Diyos. Dapat ka-frequency niya o ka-DNA. I mean po ba? Pero nangyari, he made a decision based on man's pleasure. Anong dapat? It should be for God's pleasure. So ginawa niya yung pagpili para sa kanyang sariling kaligayahan. No, hindi na dapat malugod ang Diyos sa kanyang pagpili. So hindi niya hinayaan ang Diyos salita para sa kanya, para mamili ng mapapangasawa. So to be strong in the spirit, there are areas in our lives that we need to be disciplined. Amen po ba? We must be disciplined in all aspects of life. Bakit? For us to be strong spiritually, financially, in all aspects of life. Why? For us to be strong spiritually, financially, mentally. For we receive a kingdom that cannot be shaken. Amen. Niwala ba tayo dyan? A kingdom that cannot be moved nor shaken. Sa 1 Peter 4, 1 and 2, ating tignan yung sinasabi dito. 1 Peter chapter 4, 1 and 2. Ano yung ikalawang bagay na makikita natin? Bago yun, basahin muna natin itong 1 Peter chapter 4, 1 and 2. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sabagat siya na nagbata sa laman, ay nagpapatigil sa kasalanan. Verse 2, upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So sa mga huling araw, kinakailangan
Ngayon pa lang, ihanda na natin ang sarili natin. Sabi nga, magpakabanal tayo dahil ang Diyos na ating kinikilala ay makapangyarihan. Ang Diyos na ating kinikilala ay banal. Amin po ba? So, ikalawang makikita natin, si Samuel ay nag-resent. Meron siyang resentment. Kaya hindi niya na marinig ang tinig ng Diyos. Siya ay merong sama ng loob sa puso. So, ang tingin niya sa sarili niya, siya ay biktima. At hanggang siya, anumang sinasabi ni Delilah na naging asawa niya, pinakikinggan na niya. Hanggang sa dumating ang panahon na si Samson ay nanghina na nanghina. Dito po sa Job 5 verse 2, ating tingnan yung sinasabi sa Job 5 verse 2. Ang sabi doon, sa NIV version, resentment kills a fool and envy slays the simple. Naniwala ba tayo doon? Yun sinabi ng God. Kung meron kang sama ng loob sa iyong puso, ito ay pumapatay. Sa Job 18 verse 4, ang sabi rito, you pierce yourself to pieces in you. Anger is the earth to be abandoned for your sake, or must the rock be moved from their place. Sampang verse, sa Proverbs 29 verse 11, ang sabi dito, a fool gives full vent to his anger, but a wise man keeps himself under control. Amin po ba? So ano yung ikatlo na, so bago dun sa ikatlo, para tayo maging strong, kinakailangan kontrolado natin ang ating reaction. Sabihin po natin, to be strong in the spirit, I must control my reaction. I must control my emotion. The words that I speak, I must control even the thoughts na dumarating sa aking kaisipan. Sa ikatlo, ating sa Judges chapter 16, makikita natin ikatlong bagay, bakit hindi hadlang, bakit hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos. Yung tinatawag na carelessness. Sabihin po natin, carelessness. Dapat sana si Samson, magpapatuloy siya maging nasa right. Mula sa kanyang pagsilang hanggang sa mamatay, yun yung kanyang katawagan. Namamuhay siya ng ayon, namuhay siya kaaya-aya sa Panginoon. At dapat mabigyan niya ng kaluguran ang Diyos sa buhay niya. Amen po ba? Gusto ba natin yon? Nang Diyos ay mabigyan natin ng kaluguran. Pero nangyari, naging careless po siya. Bakit naging careless siya? So sa pagpili niya ng mapangasawa, ikwento ko na lang. Dumating ang panahon, yung napili niya mapangasawa ay ibinigay ng magulang niya sa ibang mga lalaki. At doon po ay nagalit po siya. At dahil doon, marami siyang mga pinatay ng mga lalaki. At siya ay nagkasala sa mata ng Diyos at sa tao. So dapat mga kapatid, maging maingat tayo. Amen? Maging, hindi tayo, ingatan natin yung ating mga bibig. No? Ingatan natin maging sa pag-handle ng pera, maging maingat tayo. Amen po ba? Huwag natin hayaan maging ang yung katawagan natin ay mawala sa atin. Pahalagahan po natin bilang tinawag ng Diyos. Sa Proverbs 18 verse 20, ano bang sinasabi rito? From the fruit of his mouth, a man's stomach is filled with the harvest. From his lips, he is satisfied. Kaya nga dapat hindi tayo maging careless sa pagbibitaw ng mga salita. Amen po ba? So dito, makita na dahil sa patuloy niyang pagkikinig sa sinabi ni Delilah sa kanya, siya ay patuloy, tuloy-tuloy siyang nanghina hanggang sa ang mata niya ay kunin o tinanggal ang mata niya. At ang nangyari po, siya ay naging katatawanan na sa mga tao. At ginagamit na siya para ma-entertain ang mga tao dahil bulag na siya at mahina na. Kaya yung time na yan na siya ay nilabas para i-entertain niya ang mga tao,
Doon, nagtatawanan ang mga tao. Yun po magiging kalagayan po natin kapag sinuway natin ang Diyos. Hindi na natin hinayaan siya na mapakinggan. At nagsarili po tayo sa bawat mga desisyon natin. Ikakapahama po natin. So, muli, nung nanalangin po itong si Samson, ang panalangin niya, "Let me die together with the Philistines." Yun po yung prayer niya. So, pwede man niyang sabihin na hindi siya mapasama doon sa mamatay. Pero yun yung confession niya. Kaya namatay kasama rin siya noong mga Pilisteo. Amen po ba? Kaya nga, pag-iingatan natin magiging mga bagay na sinasabi natin, mga kapatid. Amen po ba? Sa bawat desisyon, huwag natin hayaan na ang magsarili tayo ng desisyon. Kinakailangan marinig natin ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa atin. Ano ba yung mga kahinaan sa buhay natin na dapat nating i-deal sa mga panahon ito? Bakit ba natin hindi marinig yung tinig ng Diyos? Maring yung naririnig natin ay boses ng tao. Maring naririnig natin ay boses ng kaaway. Maring naririnig natin ay boses ng ating sarili. Hindi natin, naku-confuse tayo, hindi na natin alam kung anong tinig yung ating naririnig. Nais ng Diyos na anumang mga kahinaan natin, i-deal natin sa oras na ito. Maring may mga bagay na hindi mo nasunod bilang tinawag ng Diyos. O bilang Kristiyano, ano ba yung mga bagay na sinabi ng Diyos sa iyo? Kinakailangan ating pong i-evaluate, ating balikan, at ating pong pagsisihan kung tayo man ay nagkamali. Dahil ito na ang panahon, mga kapatid, na dapat maihanda natin ang ating sarili. Dapat patayin natin yung laman sa buhay natin. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, ikaw ay patay na sa kasalanan. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa buhay mo. Ang sabi ng Bible, it's no longer us that liveth, but Christ liveth in us. Ang buhay na nasa iyo ngayon ay buhay na ni Kristo. Hindi na ikaw nagmamayari na iyong sarili. Kaya kinakailangan pahalagahan mo ang tinig na narinig mo sa Diyos. Amen po ba? Para ikaw ay maging mananagumpay. Para hindi mahadlangan yung mga tinig. Sabi, hindi mahadlangan yung pakikinig natin sa tinig ng Diyos. Kinakailangan buong pagpakumbaba tayo. Aminin natin yung ating kahinaan sa harapan ng Diyos. At mag-decide tayo ngayon na bitawan yung mga bagay na nagiging hadlang. Maaring lust of the flesh, lust of the eyes, o pride of life ang siyang nagiging dahilan bakit ikaw ay hindi makarinig sa Diyos. Pero ito na yung panahon, mga kapatid. Kinakailangan panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Panghawakan natin ang kanyang salita. At kinakailangan nandun tayo sa matibay na pundasyon. Kundi ang pundasyon natin nga ay si Kristo sa ikatitibay natin, mga kapatid. Yung mga hadlang na yan na nakikita natin ngayon, mag-decide tayong bitawan na. At tayo tuluyang sumunod sa sinasabi ng God. Tayo po'y manalangin. Okay, Lord, sa oras na ito, patuloy kami nagpakumbaba at naniniwala sa iyong salita. Ang salita mo nga hindi babalik ng walang bunga. Kahit sa oras na ito, patuloy mo, O God, kaugnayin ang bawat isa. Ito na yung panahon ng kalayaan. Ito na ang panahon na kung saan dapat mag-desisyon kami naming panghawakan at sundin ang iyong sinasabi mula sa iyong salita, mula sa tinig ng Espiritu na aming narinig. Ito ang aming panghawakan at makakatiyak na kami na kami magiging mananagumpay, magkaroon ng kaganapan, O Diyos, ang plano mo sa aming buhay, ng ang generation na ito, ang tribe na ito na iyong pinili, O God, sa pamamagitan ng Golden Harvest, O God. Pray, Lord, na patuloy mo, O Diyos, na hawakan ng bawat isa, ng bawat isa ay makasunod sa iyong plano at layunin. Salamat nga, Ama, sa kalayaan. Salamat, O Diyos, sa iyong presensya. Salamat sa bukas na mata. Salamat sa bukas na tenga. Sa pangalan ni Jesus. Sa iyong papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pagpalain po ang bawat isa.